tuwing tanang nilalang sa kapawiri. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ginugunita natin ngayon si San Carlos Borromeo, Obispo. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, panatilihin mong lumulukob sa iyong sambayanan ang iyong espiritong pumupuspos sa obispong si San Carlos upang kami laging magkaroon ng pagbabago sa kapagiging kawangis ng anak mo para maipamalas namin ang kaniyang mukha sa mundo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Hindi. Ako'y isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayang sa simula pa'y hinirang na niya. Ibig bang sabihin ngayon natisod ang Israel ay tuluyan na siyang nabuwal? Hindi. Ngunit dahil sa pagkatisod ng mga Israelita, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, umabot sa mga hintil ang kaligtasan. Nang sa gayoy, mangimbulo sa mga ito ang Israel. Ngayon, kung ang paglabag ng mga ito ay naging isang pagpapala sa sanlibutan, at ang kanilang pagkabigo ay nakabuti sa mga hintil, gaano pa kaya ang pagbabalik loob nilang lahat? Mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo para hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bansang Israel ay pansamantala, hindi panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuuan bilang ng mga hintil. Sa gayon, maliligtas ang buong Israel ayon sa nasusulat.
Magbubuhat sa Siyon ang tagapagligtas. Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. At ito ang magiging tipan ko sa kanila. Pag inalis ko na ang kanilang mga kasalanan, sa ikalalaganap ng mabuting balita, sila'y naging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayong mga hintil ng pagkakataon. Ngunit, ayon sa paghirang, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng parangal. Silang sayo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Pagkat sila'y magdaranas ng saglit na ginhawa hanggang yaong masasamay mahulog sa hukay nila. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang lingkod ng Panginoon hindi niya iiwanan. Yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ano kayang mangyayari? Hindi ako natulungan nitong aking Panginoon. Marahil ang aking buhay, tahimik ng malilibing kasama ng mga patay. Kapag aking nagunitang ang paako'y dumudulas, dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako'y tumatatag. Ang pooy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Magsitayo po ang lahat. Sabi ni Jesus na mahal, dalhin niyo ang aking pasan, kaamuan ko'y tularan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kaniyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inaanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinhagang ito. Kapag inanyayahan ka ninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa sa iyo. At lalapit ang nag-aanyaya sa inyong dalawa
at sasabihin sa inyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayoy, mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan, sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kaniyang sasabihin, kaibigan, dini ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat at magandang Sabado ng araw sa lahat. Sa pag-uumpisa ng ating Sabado ngayon, ng ating araw, hayaan nating ang salita ng Diyos ang gumabay sa ating paglalakbay sa araw na ito. Marahil marami na sa atin ang nagkaroon ng karanasang mapahiya. Mapahiya sa iba't ibang kadahilanan. Halimbawa ay nadulas ka sa hindi mo inaasahan. Ang reaksyon ng mga Pinoy kapag may nadulas, hindi maaawa. Ano ang gagawin ng Pinoy? Matatawa. Yun yung ating isa sa kultura na kahit nasasaktan ng Pinoy, nakangiti pa rin. Yung bang kahit napahiya ng konti, tinatanggap pa rin natin, nakangiti pa rin. Ito yung ating kaibahan sa ibang kultura. Tama o mali? Siguro nasa pagtanggap ng tao kung ito ay mali o tama. Sa aking karanasan, marami na rin akong pagkakataong ako ay napahiya at ang pinakamalaking experience o karanasan ko sa pagpapahiya ay nang ako ay nagbigay ng recollection sa isang malayong lugar. Maikwento ko lang ng saglit. Dahil ako ay galing sa misa, nagsuot lang po ako ng isang t-shirt. Dahil maglalakbay naman, magta-travel naman, para mas komportable ka na iyon ang suot mo. Isinamo ko yung aking brother sa seminary na marunong maggitara at kumanta. Siya ang taga-kanta at taga-gitara. Ako lang po yung magbibigay ng talk. Eh, ang suot niya ay yung polong pangpari. No? Isang brother, suot niya polong pangpari. Pagdating namin doon sa venue, doon sa isang basketball court na punong-puno na ng mga tao at mga teachers, usually teachers ang nandoon, ang kaniyang sinabita ng bulaklak na welcome flower ay yung kasama kong brother. Sumenya sa akin yung brother na sabi ko lang, sige lang, go for it. So, tinanggap niya yung sinabit na bulaklak sa kanya as a welcome garland at siya ay inanyayahang umupo sa harapan. Dito po kayo, Father. Since ako'y naka-t-shirt lang at gusot-gusot, siguro mukha akong that time, no? Mukha akong boy nung pare na kasama ko. Sabi niya sa akin, doon po kayo maupo. So ako po ay naupo sa likod at yung kasama kong brother ang pinaupo sa harapan. Habang nagpapakilala na,
ay sinabi nung teacher na nagpapakilala na mapalad tayo kasi malayo ang pinanggalingan, atin pong palakpakan ang ating magbibigay ng recollection sa araw na ito, si Father Egay Doroteo. So itinuro po yung brother ko, nagpalapakan sila, habang ako naman sa dulo yung papalapit dun sa stage. Isang napakalaking kahihiyan para sa akin, pero ginamit ko ang pagkakataon upang ipakita na hindi sa lahat ng larangan at pagkakataon lagi nating itataas ang ating sarili. Hindi sa lahat ng pagkakataon tayo palagi ang bida. Sa pagkakamaling iyon at sa aking pamamahiya, hindi pala ako ang napahiya kung hindi yung taong nagbibigay sa iyo ng accolades, yung mga taong ang pagkakilala sa iyo sa panglabas na anyo ay doon nila inilalagay ang iyong pagkakakilanlan. Kaya ang sabi ko doon sa MC, okay lang yun. Matututo tayo sa karanasan na hindi tayo laging nagja-judge ayon sa kasuotan ng tao. Yun bang external appearance ng tao, hindi tayo palaging humuhusga. Ang ating ebanghelyo ay isa ring pagkakataon na ginamit ni Jesus upang turuan ang lahat ng nandoon sa handaan kung ano ang ibig sabihin ng kababaang loob. Sa pagkakataong yaon, itinuro ni Jesus kung papaano natin titingnan ang ating sarili kung tayo man ay inanyayahan o hindi inanyayahan. Doon sa pagkakataong iyon, ginamit ni Jesus para ipakita sa lahat na walang pwedeng pumalit sa kababaang loob na pwedeng ipakita ng tao. At ang kababaang loob na iyon ay ipinakita ni Jesus sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tayo rin po sa ating sariling pagkakataon at karanasan ay tinuturuan upang ipakita at itama ang ating sarili kung saan tayo kakapit sa oras na ating kailangan. Walang ibang halimbawa ng kababaang loob kung hindi ang pagsunod sa kaniyang kalooban. Wala pong mawawala sa taong nagpapakumbaba bagkus nadadagdagan ang kaniyang pagiging tao sa harapan ng Diyos. Ang pagtatama ni Jesus sa mga bisita ay pagtatama rin sa ating lahat sa kaniyang ipinakita at sa kaniyang itinuro sa talinhaga na kailangan natin ng kababaang loob sa tuwing tayo'y haharap sa Diyos sa kaniyang banal na Eukaristiya. Ang handaang binanggit ay simbolo ng banal na misa. Ang pagpapakababa ay simbolo ng ating pagsuko at pagtanggap sa kaniyang biyaya at sa kaniyang awa. Nawa ang banal na Eukaristiya ay magdala sa atin sa pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos na wala tayong ibang kailangan kung hindi ang kaniyang pag-ibig at ang kaniyang awa. Ito ang magbibigay sa atin ng ating lakas sa araw-araw na paglalakbay hanggang tayo'y makarating sa kaniyang kalangitan. Pagpalain tayo ng poong may kapal.
Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang nasa langit upang matutuhan natin ang kahulugan ng paglilingkod mula sa Kaniyang Anak na si Hesukristo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Bilang simbahan, tayo naway lumabas mula sa ating sariling mga mundo para maglingkod sa kapwa ng may pagmamahal na hindi tinitingnan ng sarili. Manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Ang mga nasa pampublikong tungkulin, naway ibigay ang kanilang pinakamagaling na paglilingkod sa mga tao kaysa unahin ang sariling kapakanan, manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Atin nawang maipakita ang ating pasasalamat sa mga taong naglilingkod sa atin sa iba't ibang pamamaraan, manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway tumanggap ng kalinga at paggalang mula sa kanilang mga pamilya, manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Yaong mga nauna nang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa kaharian ng Panginoon, manalangin tayo. Ama, ibigay mo sa amin ang diwa ng iyong anak. Panginoon naming Diyos, hindi madali ang tumulong sa kapwa, lalo na kung mabigat itong gawin. Matuto nawa kami kay Jesus na laging handa sa kanino mang nangangailangan ng tulong at bigyan mo kami ng lakas na magawa ito. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming mga alay na iyong sa iyong dambana. Ngayong sa San Carlos ay aming ginugunita. Ipagkaloob mong dito'y aming pakinabangan ang pagiging masagana sa bunga ng gawang kabutihan, pakundangan sa bigay mo sa kaniyang malasakit sa kapakanan ng tanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Carlos ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon
ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalaging kanilang inuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin na sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo niyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang imahe ng kababaang loob. Ito ang kordero ng Diyos sa nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa pin, punit-punit ang iyong
Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. Lunes hanggang Huwebes at Sabado. May karagdagang discount sa mga bulk orders. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagtanggap namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ang tatag ng kalooban na siyang sanhi ng katapatan at kasipagan sa paglilingkod ni San Carlos ng may pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo po sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Imuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno.
Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, pinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.